Ayun guys, and we're back. So thank you guys for tuning in. This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video, we are going to unbox and review this Inky bin box, Ben box from Inky, and this is Gear Talk and Tech Reviews. So for today's episode, we are going to discuss the functionality, what's inside the box, and what are my impression about this device or this gadget. And we're gonna talk to you about the test. So isi-set up natin siya, ilalagay natin siya sa camera, and we're going to talk about the display, kung okay ba siya, and what's really interesting about this Ben box. So actually guys, I just been using this for 2 months already, and so I'm just wanted to share the goodness about this product, and malay nyo, naghahanap din kayo ng kagaya nitong product na to. So actually guys, this is a budget, if ever you are looking for some display or extra monitor na you can cast to your mobile devices, or in your laptop, in your TV, in your monitor, extra monitor, so wirelessly, if you're looking for that, it's available sa CineEye. So that's another good product, but we don't have that product dito sa ating studio, so hindi ko siya madi-discuss. So instead of buying the CineEye wireless video transmitter, I purchased the Inky Ben box. So as you can see guys, sa CineEye, around $249 yung price niya. So dito sa atin sa Pilipinas, I think I already inquired this 6 months ago. The price of this is around 12,000. So more than 10,000 guys yung presyo nun. While this one is, I got this for around 4,800, I think. Basta almost 5,000. It was on sale na nabili ko to, but I think the price, the SRP of this is around 6,000 to 8,000. So ayun, antayin nyo na lang guys yung sale kung gusto nyo bumili ng mas lesser price or discounted price. So ayun guys, this is the Ben box. So ayun, ito yung website nila guys, if you haven't been to the, so ayan, so this is the Ben box. So before we do the, or before we talk about the functionality, I'm going to show you the unboxing or what's inside the box, but basically nabuksan ko na to guys. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung laman niya. So ayan. So ayan guys. Ito yung Ben box natin. So this one. So ayan. Build material guys, it's metal. So ayun, sobrang tibay nito. Pure metal siya. Kahit yung ano niya, shoe mount. Kahit yung pang screw niya or yung paghigpit niya sa shoe, it's a metal. So ayun. Other peripherals na kasama sa box is the connector. This is the USB to micro for Sony. So kung makikita nyo guys, meron siyang mga specification or pangalan. So ayan, that's for Sony. Next one is we have this 3mm, I think. So ayan, for Panasonic. And this one is micro USB. So ayan, micro USB to guys. So ayan. And the last one is the Type-C.
cable. So this one is for charging. So ayan, magandaan ito guys, type C na siya. So ayan, ito yung pang charge. So ayan guys, yan yung kasama lahat sa box. So ayan guys, next topic will be discussing about the functionalities. So let's go to the website nila. So ayan, sa website nila guys, ito yung ano niya. So basically, pakita ko sa inyo overhead para makita nyo yung ayan. Ayan guys. So i-zoom in ko lang. Ayan. Ayan para kita nyo. So ayan, tabi lang natin to. And all of this. Ayan. So meron siyang hot shoe. So eto guys, hot shoe yung connector niya sa camera. So ayan. So for this one, we'll be using the Sony A6000 and pair it with this Ben box. So ayan. So hot shoe siya guys. So kabit lang natin to. Ayan. So ayan. Ganyan yung mukha niya guys. So ayan. The next one is the camera control. So basically guys, if you are going to do some camera control, you need to use the Sony cable. This one, the HDMI, micro HDMI. So ayan, the micro USB. So ayan, may nakalagay naman na for Sony. So that will be the one that we'll be using. So kakabit lang natin to dito guys, and then plug it into the HDMI. So ayan, dito sa taas guys. So ayan. So please take note guys na wala tong kasamang micro HDMI to micro HDMI. So you need to purchase this one, or kung may mas mahaba kayo, this one is from the small rig. So ayan, meron siya nakalagay, small rig. So yan yung gagamitin natin na connector dito. So kailangan yung bumili niyan kasi walang kasama to. So kakabit lang natin, and ayan. So yan yung setup niya guys. So meron siyang HDMI port, so maliit siya, built-in battery, meron siyang built-in battery guys, and we have the built-in antenna. We also have 150 milliseconds delay, mini size dahil maliit guys, and multi-platform monitoring. So ibig sabihin gagana siya sa phone natin, sa pwedeng pang Android, pwedeng pang iOS, pwedeng pang monitor. So ayun, gagana siya guys. So and HDMI port. So ayun, hot shoe socket. So ito guys, yan yung ano niya, yan paano kinakabit. So kinabit na natin yan. So nakita nyo na guys kung ano yung mukha niya, kung paano siya kinakabit. So ayan guys, so i-power on natin to guys. Ito yung power on niya pala guys, yung maliit na to. So makikita nyo yung pakita ko lang sa overhead. Ayan, ito yung power on niya, and ito yung wifi indicator niya. Ito yung mga LED na to is the indicator ng battery, kung ilang percent na lang. Ah sorry, 2 press pala to, 1 2. The purpose of that is para hindi siya accidentally mag power on or mag power off. So ayan guys, yun lang, we are having some internet connection problem. So hopefully maging okay siya, kasi kung hindi, magre-reschedule na naman tayo o magdi-discuss na naman tayo ng
another session for that. So nagkakaroon ng problema yung internet connection natin, guys. But anyways, hopefully hindi siya naglalag sa inyo. So ayun guys, ito yung ano, ito yung setup niya, ito yung mukha niya. So ayun. So power lang natin yung camera. Ano ba to? Nalobat na. So ayan guys. So ayan. Baka nagkaka-problema yung internet natin. That's another problem. Kasi dapat kanina pa ako nag-livestream eh. Kaso nagka-problema na naman yung anyways, hopefully okay siya. Ayun guys, continue lang natin while hopefully okay sa inyo, hindi nagbabuffer. So ayun, na-open na natin yung camera and na-open na natin yung Ben box. So ayun. So kung makikita nyo dito sa side guys, meron siyang blue indicator din. Ibig sabihin, nakakonekta to. So itong USB na to guys, is used para makontrol nyo yung camera nyo. For example, you are trying to control the remote. Kung gusto nyo i-remote siya, like for example, you need to take pictures, you need to take video, hindi nyo na kailangan magpindot dito. So, sa mobile nyo na lang gagamitin. So, for this one, we'll be using the our smartphone. This is Android guys. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo. Pakita ko sa inyo overhead. Ayan. Ito guys. So, punta kayo ng ano, ng App Store. Play Store guys. Punta kayo ng Play Store tapos hanapin nyo si Inky. Inky na app. So, ayan. Ay, sorry. Inky Benbox. Ah, ganun, ayaw lumabas. Iba yung lumalabas guys, not sure why. But anyway, ito siya guys. Ito. Yan yung Inky. Not sure bakit hindi siya lumalabas sa search ko ngayon. Hinahanap ko na to kanina. Okay naman. Let's do it again. Inky Benbox. Sorry. Benbox. Benbox. Ah, okay. Hindi pala sa Play Store, guys. Pupunta kayo ng ano, punta kayo ng Inky na website. Sorry, nakalimutan ko eh. Ayan, punta kayo ng Inky na website. Inky Benbox. Ayan. Inky na Benbox. Tapos, punta kayo ng download. Ayan. Tapos, pili lang kayo dyan. Kung PC, Windows, for Mac OS, iOS na phone, Android na phone. So, ito yung ita-download nyo guys. Once na-download nyo to, install nyo lang. Tapos, make sure na naka-allow yung file to install. Any file to install. So, ayan. Once na-install nyo yan guys, you have to create your account sa Inky. So, eto. Yan siya. So, once na-install nyo na siya, eto yung lalabas na yan. And then, how to connect? You need to pair your Wi-Fi sa Benbox. So, ayan. Sa Benbox. Connect nyo lang yan.
So make sure na naka-turn on to. And then balik kayo sa app. Ayan. And ayan, meron na siya, guys. Kita na siya. So ayan, guys, kung makikita nyo, yun yun. So ayan. So kung makikita nyo, naka-on na siya. I-360 lang natin to. Sorry, i-ano lang natin. So ayan, guys. Nakita ko lang sa inyo yung functionalities niya. So ayan, ilagay lang natin dyan. And make sure na may nakukuhanan siya para malinaw. So ayan. Punta tayo sa slideshow. So ayan. So dito, guys, meaning na gagalaw niya yung aperture, yung shutter, shutter speed, ISO. Pwede kayo mag-switch ng video and photo. So ito yun, guys. Kung makikita nyo to, yan yung ano niya. So ito yung for taking ng photo. Ayan. And this is for video. Kaso wala akong memory card, so hindi siya makakapag-create ng video. So ayun. Sorry. Dapat dito pala para makita nyo, guys. Overhead. Ayan. Sa overhead, guys, ito. Kung makikita nyo yan. Ito, pag take ng pictures. And then, pag video. So, since wala akong SD card na nakalagay dyan, hindi siya mag-take ng video. But, basically, makukontrol nyo yan, guys. Ayan. And then, the next one, guys, is the aperture, shutter speed, and ISO. So, makokontrol siya dito, guys. So, by the way, guys, 720p lang yung ano, yung screen natin, yung display, output display natin. So, you can change it to 1080p. So, ayan, naka 1080p na siya. So, dito, guys, kung makikita nyo, pwede nyong i-on to, pwede nyong i-off, yung rule of third. And then ito, zebra yata to, guys. That's the zebra. Ayan. But I don't really use this kasi I don't find this functionality very helpful, guys. So, in-off ko lang yan. Hindi ko siya ginagamit. Sa LUT, makakagawa kayo ng LUT. Meron siyang Barrett, Benitoit, Beryl. So, let's try using this one. Ayan. Black lang siya. Ayan. But anyway, hindi ako masyadong gumagamit ng LUT dito. I don't really find this helpful din, yung LUT na yan. So ayun, sa settings natin, guys, makokontrol mo yung sinabi ko, makokontrol nyo yung ayan. Sa firmware, guys, eto. So, the latest one is Benbox 1.3.6. Yan yung firmware niya. Sa LUT, pwede kayo mag-upload yata. Not sure, guys, ha. Hindi ko pa nagagamit. Hindi ko kasi ginagamit yung LUT na ito, eh. Ayan. Ayan, guys. Ito yung app, 1.0.31, B1.3.6. So, ayan. So, yan yung Wi-Fi niya. Scan nyo lang. Makikita nyo yung Benbox na Wi-Fi. Tapos, sa... Asan na yung camera natin? Ito, guys. Bali, ayun yun. Yun yung ano, pinaka-functionality niya. So, very helpful siya, guys, if you are doing some videos. Kasi, kailangan nyo lang, ano, kailangan nyo lang gumawa ng transmission. So, ayun. Very helpful siya para sa akin. So, ayun. Meron siyang built-in battery, guys. Simple structure. Highly integrated. 2,500 mAh battery. Endurance is 3.5 hours. So, ayun. Tumatagal siya ng 3.5 hours. For me, I think, yes. Oo. Nagamit ko na to, guys. Umabot naman ng, hindi na 3.5, mga 3 oras siguro. So, ayun. Nagdala lang ako ng power bank para ma-charge ko siya. So, ayun.
ayun, with the use of power bank, the demand for long time shooting can be achieved. So ayun nga, dahil umabot siya ng 3 hours, so very useful siya guys, kasi magagamit mo siya ng pangmatagalan. So ayun, built-in antenna, thread of antenna, more free to use, strong reception signal. So ayun guys, as you can see guys, most of the video transmitter meron siyang mga antenna na nakadangle dyan. So medyo sa akin kasi nag-setup ka ng rig mo, medyo magulo sila eh. Ang daming nakalabas na kung ano-anong sa device mo. So ito, pinasimplified lang. Well, it's not very professional item, but I think for me, since I'm doing some video and pictures or photoshoot, photography, nagamit ko na to and I've been using it and it's very helpful for me guys. So ayun. Sa delay guys, 150 milliseconds delay. So ayun, pakita ko lang sa inyo guys yung delay niya. So ayun. So I'm not sure kung kita nyo. Ayan. Ayan guys. So ayun, yan yung delay niya. So for me, hindi naman siya sobrang delay. Andun yung delay, but it's not sobrang delay guys. So ayun. So for me, I think okay naman. Okay naman siya. So mini size, yun nga, maliit siya. This size is only 2/3 of the bank card. So maliit nga guys, parang singliit to ng ID ko. Mas maliit pa sa ID ko guys. So ayun, weight is 125 kilograms. Ayun, multi-platform monitoring. So yun nga, pwede siya sa laptop, pwedeng pang smartphone, pwedeng pang Android and iOS, sa iPad, laptop, PC, Mac OS. So ayun, pwede siya doon. So ayun, wireless spectrum. So Wi-Fi 5G or Bluetooth 2.4. So range is 100 meters. Sa 100 meters guys, ipapakita ko sa inyo mamaya yung range test ko kung saan siya umabot. Honestly guys, for me, umabot siya ng 100 meters. So ayun, papakita ko sa inyo mamaya, mag-range test tayo. Transmitter power 17 dBm. So ayun. Signal receiving sensitivity 80 dBm, input 1080p, 720p, 576p, 480p. So ayun yung ano niya. For me, I'm always using the 1080p. So ayun, sa port, meron siyang sa video port, meron siyang USB type C port and USB 3.0 na A port. So ayun, yun yung mga port niya. Sa button naman guys, yun nga, meron siyang on and off. Ipipress nyo lang ng dalawang beses for to avoid accidental na mapindot. So ayun, 2 press. Battery 5 volts and 2 ampere. So ayun, up, supported iOS 8.0 and above, Android 6.0 and above. So ayun guys, gumagana siya sa Android. And hindi ko lang na-try sa iOS kung gumagana, but definitely gumagana dito sa website nila. Operating temperature, negative 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. So ayun, dimension, yung laki na ito guys is 77 mm by 50 mm by 36 mm. So ayun, yung ano niya, bigat niya is 125 grams. So ayun guys, compatibility. Camera compatibility list. So, kung nakita nyo guys ito kanina, yung mga connectors na to, yan yung mga para sa iba't ibang camera. So, right now, I'm using the Sony. So, ayun, compatible siya sa Sony, compatible siya sa Panasonic, yan yung mga list. Ito yung mga list sa Sony, ito sa Canon, sa Nikon, Fujifilm, and Zcam. So, ayun guys, meron siyang mga compatibility list na kung ano yung klase ng camera yung gamit nyo. So, i-check nyo na lang sa website nila. Andun sa listahan. So, ayun guys. Hindi ko pala napakita sa inyo guys. Yung ano, kanina pa ako nagsasalita. Hindi ko pala napapakita yung screen. But anyways, so ayun yung ano niya, yung compatibility niya. For the video test,
Ito guys, pakita ko sa inyo. So ayan, ito guys, this is my close, not open range test. So basically nasa room siya. So ayun, nilagay ko siya sa studio ko guys, and then lumabas ako sa second floor ko. Pagpasensyahan nyo na, medyo magulo. Ayun, di pa tapos. So ayun guys, lumabas ako ng studio ko, lumabas ako ng second floor. And kung makikita nyo, okay naman siya, nagtatransmit pa siya. Dito guys, medyo naglag na siya. Ayan, kung makikita nyo, nagkaroon na siya ng lag. But take note guys, na this is the second floor na may walling din sa kwarto and may walling din sa kabila. So I think mga tatlong wall na yung binabypass niya dito sa wifi niya. So dito guys, okay naman siya, but meron siyang lag doon sa edge. Kasi doon sa edge guys, bali dalawang kwarto na yung pagitan niyan. So apat, ayan dito guys sa kanto. Kung nakikita nyo, ayan, yung anak ko nandyan, nanggugulo sa akin. Ayun. So trinay ko dyan bumaba sa hagdan. Tapos kung makikita nyo guys, dito kasi sa second floor na to, it's walling, double walling. Dito naman cement na to. So magkakaroon na siya ng problem sa connection. Ayan, yung wireless transmission niya guys, dyan na nagkaroon ng problema sa hagdan. So that's given naman guys, kasi close area siya, so ibig sabihin hindi okay yung line of sight niya, hindi very straight yung line of sight, hindi open field. So ayan, pagbalik ko sa stairs, saka lang siya bumalik, kasi I tried na lumabas sa bahay pero na-disconnect na siya. So ayun, sa stairs siya na-disconnect. So ayun, but it's very given naman guys, dahil okay naman yung ano, yung area niya. Ibig sabihin, nagamit ko siya sa labas kahit close na sa kwarto yung phone, tapos na lumabas, bit-bit ko tong camera, lumabas ako. So okay naman siya guys. The second test guys is the open line sight na test. So ayan guys, lumabas kami kanina. Ayan, ginawa ko is pinahawa ko sa misis ko yung, sa wife ko yung camera, and I ask her na lumakad palayo. So this one guys is around 10 meters. So kung makikita nyo guys, may reflection lang yung sa phone ko, but definitely working yung video transmission niya. So this is 10 meters, tapos pinalakad ko pa siya up to 50 meters. Ayan. So far okay naman siya. Meron lang konting lag, but definitely nakatalikod kasi siya, pero pag humarap siya, ibig sabihin naharangan kasi yung transmitter natin. So ayan. So I ask her to turn around. Ayun, okay naman yung transmission kasi nakadirect na yung camera sa atin. So this is 50 meters, more than 50 meters na to guys. So I ask her again na mag-move forward para umabot ng 100 meters. So ayun. So far okay naman guys. I think for me, umabot siya ng, hindi ko nasukat kung eksaktong 100 meters nga yung pinapalakad ko sa kanya, but in my estimate, I think it's 100 meters guys, and it's giving me the video. Nagkakaroon lang siya ng lag na for pagdating ng 100 meters. So ayan, kung makikita nyo, that's 100 meters na. Ayun kami, sobrang liit na. So ayan guys. So I think the 100 meters in the specification nila is real, so using it in real world. So ayun, gumagana naman siya guys. So try ko pa siyang palakarin ng mas malayo sa 100 meters. So I think that's 120 meters. So ayun, ngayon malayo na siya guys. So as you can see, diyan na nagsimulang mag-disconnect. So that's more than 100 meters. And I asked her na bumalik na. So ayun. So I think guys, okay naman yung ano, okay naman yung range test natin. Given na for this one,
malayo, malayo yung range test niya. So, so far, okay naman yung item natin. I think it's given, lalo na pag close or not open field, magkaroon ng interruption or disconnection, that's given. But sa open field, guys, umabot siya ng 100 meters. So, ayun. That's all, guys. I think that's all for that's all of the topic that I will be discussing regarding this Benbox. And soon, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit sa iba ko pang gadget. But that's the next episode, guys. By the way, guys, again, thank you for watching. This is Elton Jokino of Hobbies and Collection. If you have comments, suggestion, any thoughts, comments down below, guys. So, if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And by the way, guys, this is not a sponsor. So, I bought this, guys, from Lazada for around 4,800, I think. I forgot the exact amount. I will be including the link in the description below so you can check it out if you wanted to buy. So, ayun, guys. Again, thank you for watching, guys. See you in the next video. Peace out.